So, what's up sa inyo mga chong, ano? Kaliligo ko lang po. Kaya good afternoon sa inyong lahat. So, sa araw na ito, wala naman tayo ganong agenda dahil magkakwentuhan na naman tayo mamaya dahil maliligo pa si ate dahil siya yung kasama ko sa kwentuhan na to. Kapag kukwentuhan natin ngayon ay yung aming sports... Ano tawag doon? Sports... So, pagkakwentuhan natin ay yung aming sports journey simula nung bata pa kami kung ilan yung nilalaro naming sports at sa dami ng nilalaro naming sports ay nakayanan pa rin namin na laruin yun at natuto kami na maayos doon. Syempre, mamaya natin pag-uusapan yan pagkaligo ni ate dahil ang baho niya na hindi pa siya naligo kaya sabi niya dapat fresh rin daw siya sa harap ng camera. So, pupunta muna natin si mama sa likod dahil may papagawa lang ako sa kanya, may papabigkas lang naman ako. Tatlong letters lang naman tingnan lang natin kung magbibigkas niya na maayos. So, intro muna tayo mga chong, let's go! So yung mga chong ano, ito punta muna natin si mama. May tatanong ako sa kanya. Ma, tara. Tara, bilis. Bilis, may ano yung nakasayo. Paano mo bigkasin yung TWA? TWA? Bigkasin mo. Paano babasahin yun? TWA? TWE? Twe? TWI? Twa? TWI? Bilis! TWI? TWA? Twa? TWE? Twe? TWI? Mabilis ah! TWA? Twa nga! TWE? Tuwe nga! TWO. To. Alam, bigkas mo. Tuwo! Alam, tuwo! Tuwo pala, tuwo gagawin! Tuwo! Tuwo pala yan! Very good! So, next challenger natin si Papa naman. Tayo ka dyan ha! Tayo ka dyan! O, paano mo babasahin? Paano mo... Ay! Ito yung lighting. Paano mo bibigkasin yung TWA? TWA? Mabilis lah. TWA? Paano mabilis? Paano mabilis? TWA? Di ba kaintindi paano mabilis kasi TWA? TWA? Paano nga eh? TWA? Bibig kasi nyo nga eh. Pagsama-sama eh. Paano mabilis? TWA? Paano bibig kasi nyo? TWA? TWI? TWI? Bagal mo naman TWA. TWI! TWA, TWE, TWI, TWA, TWO. Ano? Ano? To. To. Ano nga? To. 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 Wala, pa rin nanalo naman ng dread. Mas magaling pa din talaga ako. Habang inihintay natin si ate, no, scroll muna tayo dito sa Messenger at Facebook dahil naliligo siya at matagal maligo yung mga babae. Alam naman natin at napakainit kasi kaya kailangan talaga maligo kayo na maligo. So, scroll muna tayo dito, nood muna na YouTube ganun habang inihintay siya. Tapos mamaya magkukwento na kami sa inyo ng mga karanasan namin or mga experience namin about sa sports. A few moments later. So, yun na yung mga chong, no, sa wakas natapos na rin maligo si ate. And simulan na natin yung kwentuhan na to. So, simulan natin siya noong bata pa kami, which is, ako, ang una kong nilalaro noon ay yung basketball muna. Ikaw, ano naman nilalaro dati? Jackstone. Hindi. O yun, yung una niya nilalaro. Pero ako, basketball. Tapos, habang naglalaro ng basketball, kasi nga, di ba, yung basketball, kasi since malapit na kami sa court, lagi ako naglalaro noon. And, yun nga, kahit umuulan, kahit may bumaba, kasi binaba dati court namin, eh, kahit na may putik-putik yan, naglalaro pa rin ako. Hanggang sa dumating na grade 2 na ako, tapos siya grade 4. Grade 4 ka nun, di ba? Hindi ako. Grade 4 ka nun, dalawang year lang agot natin, oh. Grade 10 ako, grade 12 ka ngayon. Oh. Grade 2 ako, grade 3 ka, grade 3 tas grade 4 ka nun. Oh. So, nung grade 2 ako, tas grade 4 siya, dun naman kami nagsimula mamulat sa sports na taekwondo. So, take note, pangalawang sport ko na yun, taekwondo. So, siya, una niya yun. Pero habang nagka-taekwondo ako nun, nung bago yun, ano, si Papa tinuturoan na ako mag-volleyball. Oh, yun. Oo nga pala. So, background check, kaya marami kaming sports nga pala na nalalaman at kay sport kami dahil kay Papa at kay Mama kasi sila nagdalaro sila ng volleyball dati sa Singapore. So, back to the topic tayo, ano. So, yung una, di ba basketball sa akin and then pangalawa, taekwondo. So, nung namulat kami sa taekwondo, mga pinagdaanan namin doon napakahirap lalo na sa akin kasi lalaki ako. Kasi, una,
for example doon yung split kami sa pader or sa poste, nakataas yung paa namin na ganun. So tuwid lang yun, dapat tapos dilikdik kami, tutulog, tapos yun nakayuko. Basta kasi sobrang bata pa lang namin noon. Push up namin, lagi kami naka-close waist, tapos lagi kami sa mga bato-bato. Kung alam niyo yung court ng Central nung hindi pa makinis yun. Basta yung, alam niyo yung sahig na hindi pala, hindi na pala tadaan na maayos. Para may bato-bato o ganun. Tapos naka-ganun kami mag-push up noon. So, syempre, napakahirap noon. Pero, after ng mga sacrifices namin na ganun, sa mga paghihirap namin na ganun, syempre, marami din kami natutunan. Marami rin kami nakuha ang medal, marami kami ng panalunan. Ang hindi ko pinakamakakalimutan na experience namin doon yung sa iba, yung lumaban kami. Sobrang kabado pa ako noon kasi talaga, ano, kabado talaga ako pag lumalaban eh. Dahil, tawag nun, syempre, kulang din sa experience, ganun, di ako ganung lumalaban-laban dati. So, dun sa iba, nakakuha rin kami ng medal dun. And, syempre, sobrang saya na experience na yun dahil marami rin kami nakilala. Tapos, yung ibang tropa ko, dun ko rin nakita nung grade 2 pa lang ako. So, next naman, after namin, nung grade 2, ang sumunod na nilaro ko naman, badminton. Tapos, pero nauna badminton ako sa kanya. Nung grade 5 ako, nauna ako ma-engage siya badminton. Siya. Kasi, grade 5 ako, Grade 3. Nagte-taekwondo pa din siya, no? Nag-field demo pa nga sila sa Sports Fest namin. Sports Fest, no? So, marat na ako sa taekwondo. Kasi sa school namin, sa LM, di ba, grade 4 pa pwede magsimula maglaro-laro sa Sports Fest. So, kapag grade 3 pa baba ka pa lang, ang ginagawa mo pa lang nun, ano pa lang, tawag dun, cheer dance pa lang, ganun. So, nung grade 5 siya, grade 3 ako, nag-provincial ka ba? No? Nag-provincial ka na nun, di ba? Provincial ka na nun, alam ko. Grade 5? Oo. Tama, step by step yun, baliw. Di, nung grade 5 ka, hanggang saan inabot mo nun? Zonal pa lang. Ayun, so nung grade 5 nga pala siya, zonal lang siya. Kasi naglaro pa sila noon dun sa may ano, sa may Wawandwe, yung plaza dun sa Wawandwe, Sports Complex sa Wawandwe. So natalo siya dun, and si Ate Kim yung nakalaban niya. Close na rin namin yung si Ate Kim. High school yun. Ay, high school na pala yun. LM pala, hindi ko kalimutan. So nung high school. So ay, nung LM. Hindi ko alam kung bakit hanggang zona lang sila nun. So, the next year naman, grade 4 ako, dun na ako nagsimula mag-badminton. Pero, take note, hindi ako tumigil mag-taekwondo. Kasi may specialization kami nun sa SPED, alam ko. And, taekwondo yung pinili ko nun. Kaya, nagtitraining pa rin ako kami every Friday ng taekwondo. Tapos, habang ako naglalaro ako ng badminton. So, dalawa yun sabay. And then, yun nga, habang nagtitraining ako ng badminton, nang inabot ko lang nung district meet, ka-doubles ko pa ng Skill Charles. Uy, hindi ako umiyak nun! Umiyak ka nun! Hindi ako umiyak nun! Hindi ako umiyak nun, naingit lang ako nun. Kasi di ba ako nagka-klase, tas di ba, halimbawa ngayon na sila babaya papuntang iba para sa provincial meet. Ako nandun ako nagka-klase, nakatingin sa kanila, habang nagsusulat-sulat sa notebook o ganun. So, tapos sinabi ko sa kanya, pag nag-grade 6 ako, higitan ko yan. Tapos, sabi niya sa akin. Tapos, nag-grade 5 ako naman, tapos siya, grade 7 na siya noon. Grade 7 ako, badminton pa din yung pinili. Badminton pa nila rin. Ako, badminton pa rin ako. Pero nagtitraining pa rin ako, taekwondo hanggang grade 6 yun, nagtitaekwondo pa rin ako. So, grade 5 noon, nakaabot ako ng hanggang provincial, tapos natalo naman ako kay JJ noon. And then, the next year, badminton pa rin nilaro ko, tapos sa kanya, badminton pa rin. Hanggang grade 9 po. Hanggang grade 9, naglalaro siya ng badminton. So, ako naman, syempre, since muntik na ako maglaraan nung grade 5 eh. Kasi, ano, tawag doon 3 sets yung nilaro namin ni JJ noon. So, nung grade 6 naman, nag-doubles na siya nung provincial meet. Nag-doubles na si JJ, yung nakalaban ko nung grade 5 sa provincial meet na tumalo sa akin. Tapos ako naman nag-single A pa rin ako noon. So, nag-double siya, tapos nanalo ako naman kay Ken. Si Ken Encarnacion, shoutout sa inyong dalawa. Siya yung nakalaban ko noon sa ano, sa provincial meet nung grade 6 ako. So, hanggang naglara ako. So, training, syempre napakahirap na training nung kasi klaraan na yun. Hanggang sa nakipag-tune-up game kami sa Clara Players na Olongga po, wala ako napanalo noon. So, hanggang sa dinobles na lang kami ni JJ, pero sa Clara, di pa rin kami pinalad, talo pa rin kami. So, the next year naman, ako noon, 7 and 8, puro provincial inaabot ko sa akin. Oo nga pala, puro provincial meet na siya. Pero so, nung grade 7 ako, first time kong maglaro ng badminton sa high school. Ibang level yun kaysa sa elementary. Ang nakatapat ko kagad noon sa zonal meet, ex-Clara, si Ate Kim. Kasi yun, nag-silver ako kasi hindi din ganun kalayo yung score namin kasi hanggang third set din kami. Dahil nga natalo ko din siya ng isang set, natalo niya isang set. Hadya siya na yung nanalo nung ano. Nung third set. So, nung grade 7 naman na ako, grade 9 na siya. Last year niya na na-play na badminton, tapos ako badminton na rin pinili ko. So, nung grade 7 ako, nag-provincial meet ako noon. And then,
yung time na yun, medyo na umay-umay na rin ako sa badminton kasi napakatagal na na ako naglalaro ng badminton. So, nung grade 7, parang binabalak-balak ko na rin mag-volleyball next year. So, tapos kasi nakapag-provincial ulit ako nung grade 7 and then natalo ako nun. So, the next year naman, nung grade 8, yung ginawa ko naman, nag-volleyball na ako. Doon ako nagsimula mag-volleyball. Kasi sinabi rin naman ang klase ko na itry ko rin mag-volleyball, ganun-ganun. Hanggang sa si ate rin, nag-volleyball na rin siya doon. Kasi nagka-conflict kasi nun sa badminton. Basta mahabang storya, huwag na kong ate. Kaya na, chinoise ko na din maglaro ng volleyball. Hanggang sa sabay kami, nag-ship ng volleyball. So, ako naman, di ba, volleyball ako, ganun. Na, hanggang sa nag-double event ako. Kasi, kumbaga, di ba, training ako ng volleyball. So, hanggang sa na-miss ko na na-miss yung badminton. Tapos, after nun, nag-double event ako ng sports fest hanggang district meet. And then, district meet nun, natalo kami. Tapos, nag-champion naman ako sa badminton. Kasi after ko mag-champion ng badminton, naglaro ako nun sa volleyball. So, sobrang pagod na ako nun. Kaya, hindi ko alam kung may naitulong ako nun. Hindi ko na makalimutan eh. Grade 9 ako. Grade 11 siya. Tangik nung grade 10 ako, di ba, first engage ko ng volleyball. Ayaw nga pala. Hindi ko in-expect na, marami akong malalaro. Hanggang sa nag-mayor's cup, nakuha agad ako dito. Ako pa nag-team captain. Isa ako sa nag-represent ng... Subic. Ng Barkam muna. Ay, Barkam muna. Kasi hanggang sa nahugot ako na naging team Subic ako na kami lumaban sa... Siyempre, blessing. Kasi first time ko ma-engage sa volleyball. Tapos yun agad yung napunta sa aking opportunity. Alay, agad na napuntahan niya. So, naging player agad siya ng bayan namin na lumabat sa Governor's Cup para sa buong province namin. So, the next year naman, grade 9, tapos siya, grade 11, ganun diba? So, nag-volleyball ako noon, tapos hanggang sa, nagtitrain na kami para sa zonal meet, nag-quit ako kasi nga, tawag doon, sumakit na yung balakang ko, pati yung tuhod ko, hanggang sa nagpa-x-ray na ako last year, ganun. So, tawag doon, kasi nga, parang sobrang na-pressure na rin ako kasi simula grade 4, tad-tad ako sa training. Kasi kahit bakasyon, kahit nagtitraining ako ng badminton or volleyball, naglalaro pa rin ako ng basketball sa mga liga-liga, dumadayo kami ng mga tropa ko. And then, siguro hindi na rin kinaya ng katawan ko, kaya pinagpahinga muna ako ng isang taon. Kaya ngayon, bumabago ulit ako dahil late na ako. So, ikaw naman, grade 11 ka. Grade 11 ako, bago ako mag-grade 11, nakapaglaro ako ng Mayor's Cup sa Castel kasi hinugot ako ng San Roque. Shoutout sa mga taga San Roque dyan. San Roque. Sila yung naging dahil kung ba't na dayo ako sa Castel. Tapos tawag dito, syempre grade 11 ako, nag-senior high ako sa Columban. Tapos hindi, syempre, din yung varsity yun. So hindi ko in-expect na makukuha din ako doon hanggang sa lumaban kami ng Prisaa, yun, nakuha ko ng longga ko para i-represent yung city sa Clara. Yun yung first Clara ako sa longga ko. Kaso, first Clara niya, napakasalimuot kasi nagkasakit siya kaya umuwi rin siya. Hindi pa tapos yung Clara. So, sinasabi niya na yung San Roque, no? So, sa San Roque, ngayong grade 10 naman sa San Roque, din kami yung laro ng zonal meet. And dun din ako nakapaglaro ng liga. Yung liga sa basketball, ha? So, tatlo na sports ko, di ba? Ay, apat na pala. Volleyball, badminton, basketball, tsaka taekwondo. So, ngayong grade 10 naman, pinili ko naman ngayon yung badminton. Kasi nga, di ba, sinabi sa inyo na na-miss ko yung badminton. Kaya, mas pinili ko. Tapos, pwede pala mag double event. Kasi nung grade 8 ako, pinagalitan ako. May nagsabi sa akin na bawal daw mag double event. Dahil mababandaw ako, ganun. E di, nilaro ko na lang muna yung badminton since last day naman na at sa pag nag-grade 11 ako sa Columban, pinaplano ko rin talaga mag-volleyball. So, ngayong grade 10, pinili ko yung badminton. Tapos, nung provincial meet, sinabi ni Sir Paz, provincial meet yata yun o zonal, sinabi ni Sir Paz sa akin na pwede naman daw mag-double event, basta yung isa by group, tapos yung isa pwede single lang, ganun, individual lang. Kaya dun, parang naano ako na dapat pala nag-volleyball din ako, di ba? Pero nung sports fest namin yung grade 10, ang nilaro ko basketball, volleyball, tsaka badminton. So, tatlo yon. Pero mas pinili ko sa district meet yung badminton hanggang sa provincial meet. Pero kahit na ganun, nung provincial meet, di ba by room, kapag nag-housing na kami sa provincial meet. So, sa mga classrooms, kasama ko pa rin yung mga yung volleyball. Kaya, magkakasama pa rin naman kami na kapag laro rin kami na kapag gagawin.
Tapos, ako naman, bago ko pumasok ng grade 12, na-injured ako noon yung tuhod ko na ito yung kauna-unang injured ko nung grade 10 pa ako sa volleyball din yun. Tapos, lumaban kami ng provincial meet noon na puro injury yung dalawang tuhod. Then, nung grade 11 ako, dun siya lumala. As in, yung hindi, di ba, hindi na ako makalakad noon. Almost 2 weeks akong bandado dito. Meron akong kay doon. Akala namin kung ano nangyari sa kanya nun eh. Tapos, nagpa-check kami. Dahil nga, may parang tissue na naano sa tuhod ko. Kaya almost 1 month akong nakapahinga sa volleyball noon. Tapos yun, nung naging okay siya, kahit actually hindi pa tapos talaga dapat yung pahinga ko noon. Naglaro agad ako. Tapos bawal niya pang basain yun. Bawal kong basain, bawal mababad. Hanggang yun, sa grade 12, yun na, bumalik na ulit ako ng volleyball. Kaso, ito yung pinaka-worst year na nangyari sa amin. Kasi dahil nga sa COVID, di ba? Dahil sa COVID, so, yung imbis na magkaklara kami. Tapos magkaklara. Yung prisaan nga nila, hindi pa na ano yun, na-postpone pa. Yung prisaan namin, nandoon na kami sa Bulacan, kung kailang championship game. Battle for third, bigla pa kami pinauwi, kinansel dahil nga sa COVID. Siyempre, for safety na din. Kaya so sad, di ba? So, hindi naman kasi natin mapipigilan yung COVID na yan. So, speaking of volleyball, and then ngayon, grade na mag-grade 11 ako, magkukulupan ako, di ba? So, nakikitraining-training na rin ako sa team nila para kapag anong tawag doon, yung coach nila, pag nakita na yung laro ko, ganun-ganun, siyempre, kailangan magpasikat din tayo doon. Para makuha tayo, di ba? Siyempre, gusto ko rin mapunta sa Kulumban kasi sobrang laki ng beneficyo pag naging varsity player ka na. Sa mga napapansin ko nga, sa kanila sobrang saya ng Kulumban family ng volleyball eh. So, kaya ngayong grade 11 at grade 12 sa pagpa-volleyball, since volleyball naman lalaruin ko, syempre bibigay ko na lahat ng best ko, di ba? Para kasi sayang din yung mga taon na mawawala kapag sinayang ko yung chance na maglaro ng volleyball kasi sobrang saya talaga sa volleyball, sa Kulumban volleyball team. Kaya sa mga gustong mag-Kulumban yan or tuloy yung journey niya ng volleyball, nare-recommend ko na sa inyo yung Kulumban. Ano na lang ako? Sa best school. Chat nyo na lang ako or DM nyo. Chat nyo na lang ako sa Facebook, Ronel Pascual Altona o sa kanya, Rosalie Altona. So, magre-reply na lang agad kami aga sa inyo. Tapos, tawag dun para makasama na rin kayo sa mga training kung training. Sure kayo mag-volleyball. Sure kayo mag-volleyball. Tsaka mag-Kulumban. So, that is all for this video mga chong. Sana na-enjoy nyo to. And ayo nga pala. So may iba ka pa bang gusto sabihin about sa mga na-experience natin ko? Ano yung mga dapat nilang gawin para maging maayos sa lahat ng lalaruan nila sports? So ayun, syempre ako, naglalaro ako at the same time nag-aaral din. So maraming nagsasabi na kapag student athlete sa sports lang kumaasa, ganito ganyan, yun ang dahilan kung ba't sila kumapasa. Pero hindi alam ng marami, sobrang hirap maging student athlete. Sobra. Kasi alam mo yon yung magte-training ka, imbis diba karamihan, weekdays. Minsan yung iba Friday pa lang, Saturday pa lang, ginagawa na lahat. Then pahinga na nila ng Sunday, ganon. Kami hindi. Saturday, Sunday, nagte-training kami maghapon. Tapos minsan, school. After school, di ba, papasok ka, gigising ka 7 a.m. kasi papasok ka ng school. Tapos, alam mo yon yung gusto mo na umuwi pero hindi pwede kasi may training kayo. Tapos, hindi nyo alam kung ganun yung nahabol namin mga subjects para lang ano. Pumasa, mga pumasa. Kasi kapag hindi namin ano, matatanggal kami sa varsity at the same time, babagsak din ka. May ano kasi may kailangan na grade kang may grade ka para maging varsity ka. So, sa akin naman, kailangan mo lang talaga ng courage, perseverance, determination, lahat-lahat pa na, kumbaga, para mapataas mo yung, yung self-esteem mo, mapataas mo confidence mo, mapataas mo lahat ng kailangan mong, tawag dun, kailangan mo sa sarili mo, katulad ng kailangan, well, hindi ka susuko, kailangan gagawin mo to kasi ginusto mo yan, di ba? Pag ginusto mo, dapat panindigan mo kasi masasayang naman. Katulad ako, na-experience ko yung uwian namin, 5. Tapos magte-training kami sa school namin hanggang 10 p.m. or 11 p.m. ng gabi, ganun. So, syempre may mga assignment din, research, ganun na kailangan tapusin. Kaya napakahirap talaga maging student-athlete. Kaya sa lahat ng mga student-athlete dyan, keep on going, keep on dreaming. Kasi balang araw makakamit nyo rin kung ano yung gusto nyong makuha sa buhay. Patuloy nyo lang. Oh. Huwag kayong susuko sa lahat ng bagay. Kasi yan yung magiging way para maging successful kayo someday. Isa yan sa tutulong sa inyo. Lalo na sa pag-aaral, yung pagiging student-athlete na yan. And yun, kapag sa mga laban-laban, keep praying lagi kasi lahat ng yan sa inyong lagi. Huwag nyo makakalimutan na magdasal.
aalay. Kailangan talaga, kailangan magdasal kasi nga siya lang yung mag-guide sa, si God lang yung mag-guide sa atin. And wag na wag nyong gagawing kahinaan yung mga hindrance, yung mga pagsubok. Kasi natural yan eh. Diyan kayo matututo, diyan kayo kukuha na lessons para susunod na ma-encounter nyo rin yung ganun problema. Alam nyo na yung gagawin nyo. So, yun, yun lang naman mga chong. Sana may na-enjoy nyo itong video na to at may natutunan kayo. Lalo na kung gusto mo pang maging successful sa sport na nilalaro mo. So, kapag gusto nyo magkulumban, message nyo lang kami sa aming Facebook account. Magre-reply naman agad kami sa inyo. So, keep safe mga chong. Thank you sa panonood. And kung bago ka pa lang dito sa aking channel, subscribe mo na yan. And hit the notification bell para laging updated sa mga bago kong video. So, bye-bye! Kung may mga tanong pa kayo about sa amin ni Ate ko, about yung connected lang sa sports namin na sa badminton, volleyball, taekwondo, tsaka basketball. So kung may mga tanong pa kayo, gusto nyo maklaro about sa amin, sa experience namin, lahat-lahat, basta connected dun sa sports na yon, sa mga sports na yon, comment nyo lang, hashtag Altona Siblings, ask Altona Siblings, tapos karugtong nun yung tanong na gusto nyo itanong sa amin. So yun ang mga chong, maraming salamat. Ingat kayo, keep safe, God bless you all! So, shout out nga pala kay Ate Jean Castillo. Ayan, maraming salamat sa mga suporta mo at maglaro pa tayo ng ML mamaya. Kaya, keep safe always and God bless you.